Welcome back mga kahabi. So for today's video, no, mag-update lang tayo sa mga kalapate natin dahil may loading nga tayo mamaya. Bali, dalawa lang naman yung sinasali natin sa ano, sa karera, si Falcon nga at saka si Balileng. Sasali natin yun sa pan race na 4 laps nga na gaganapin nga mamaya, no. Bali, apat na linggo yung pan race na yun. Apat na training at saka apat na derby. So tapos na nga yung first training ng first lap, ano. Kaya simula na mamaya ng ano, ng loading nga para sa pan race. So mag-update lang muna tayo dito sa mga kalapate natin bago ko kayo update dun sa ginagawa natin na pagkukondisyon sa kalapate. Kahit na may inakay, pwede pa natin isali sa race. So may inakay kasi isa natin na ano, na isinasali sa race, ano. Papakita ko sa inyo yung ginagawa ko para may ano kayo, may idea kayo na kung ano yung gagawin nyo kapag may inakay yung kalapate nyo at may sasali nyo pa sa race. So update lang muna tayo dito sa mga young bird natin na pang south. So yung isa natin na young bird, nagkasakit nga, ano. So ayan, kung mapapansin nyo, siya yung pumares dito sa isa natin na kalapate. Bali, isa siya sa pinakabata na kalapate natin dito, eh. Ayan. Pumares na siya rito. So napansin ko kanina kasi na hindi na siya kumakain. So kapag yung kalapate kasi, pagka hindi na kumakain, ano. So digestive system lang naman ang una ko naiisip pagka ganyan. Hawakan nyo lang yung katawan niya, ano. Titingnan nyo kung matagal na bang ano, matagal na ba siyang payat. So kapag kapayat na kasi yung kalapate nyo, ibig sabihin ilang araw na nakadapo yung sakit na yan. So kapag medyo malaki pa yung katawan, ibig sabihin kakadapo lang ng sakit o hindi pa malala yung sakit. So maagapan pa natin. Kapag ganyan naman na maagapan pa natin, wakamoto lang naman yung binibigay ko. Kapag wala tayong wakamoto, pwede naman na gawin nyo, paminta na lang ilagay nyo, no? O yung isubo nyo. So yung paminta kasi para sa digestive system din yun, at saka may pang anti-stress yung paminta. So iilan lang yung nakakalam na ginagamit yung paminta para sa kalapate, no? Kasi pangtanggal talaga ng stress yung yan ng kalapate natin. Dahil isa pa, ano, yung paminta kasi meron siyang antibiotic. So talaga nakakatulong sa kalapate natin yan. Kung may sakit man, mape-first aid natin yan. Tapos meron siyang antioxidant na nakakatanggal nga ng stress ng kalapate natin. So ayan, kung mapapansin nyo, medyo malungkot siya. Ayan, kung mapapansin nyo, iba nating kalapate, hindi naman nakakatulad niya. So siya lang yung ganun. So hindi nga siya kumakain, ano. Kapag wala kang wakamoto, sabi ko nga sa inyo, ano, paminta na lang gamitin nyo. Ako kasi pagka ganyan nga na may sakit, so since sinawakan ko naman siya kanina, okay naman yung katawan niya, hindi pa siya ganun kapayat. Ibig sabihin, hindi pa siya malala o yung kakadapo lang. So hindi ko nga rin alam, baka natirador lang kanina habang lumilipad. So marami kasing case na nangyayari dito sa amin na ganyan. Lumilipad pa lang yung kalapate namin, ano, tinitirador na dahil marami nga kaming magpalipad ng kalapate. Siguro mga nasa 30. So kapag medyo mababa na yung lipad ng kalapate namin, sigurado pagka may tumirador, may tatamaan. O kaya may bumaril. So usong-uso kasi dito sa lugar namin yun. Kaya hindi pa natin alam, kaya wakamoto lang yung bibigay natin. Tapos itra-try natin, napakainin siya ngayon, ano, para tingnan natin kung baka na-stress lang kanina dahil medyo matagal yung nilipad nila kaya hindi siya kumain. Ayan. Pero kung mapapansin nyo naman sa itsura niya, ano, talagang may sakit siya. So i-update ko na kayo dun sa mga kalapate natin na pangkarera bago natin subuan yan, saka pakainin sila, ano. A few moments later. Bali, dalawa lang naman yung kalapate natin na ilo-loading mamaya, ano. So isasali nga natin sa pan race tong dalawa natin na kalapate. Etong si Balileng. Yan, kung mapapansin nyo, may itlog din siya. Tapos eto naman si Falcon. Yan, kung mapapansin nyo, eto yung kalapate natin na may inakay. So ituturo ko sa inyo yung pamamaraan, ano, para hindi bumagsak yung katawan ng kalapate natin. May iwasan natin na tumukod yung kalapate natin kapag sinali natin sa race yung may inakay na kalapate. Unang-unang tips na may bibigay ko sa inyo, ano? So babaran nyo ng pagkain. So kailangan balance yung pagkain nyo. Yung pinakita ko sa inyo na pagkain kahapon ng kalapate natin na tatlong klase. So pinaghalo-halo natin yun, nilagay natin dyan. Ayan, papakita ko lang sa inyo, ano? So baka sabihin nyo kasi hindi ko ginagawa yung tips na tinuturo ko. So ayan, high protein to na pellets. Tapos yung pellets na high fats, andyan din, ano, medyo inuuna kasi nila yun, eh. Yun ang gusto nila, eh. So yung kalapate naman kasi, ano,
alam din nila kung ano yung maganda sa kanila, kaya yun ang inuuna nila. And kung mapapansin nyo, ano, yung mga mugmug na malalit na yun, yung bakas ng pellets nga na high fats. Tapos ito, high protein pellets to. Tapos yung mga malalaki na ibang klase ng seeds, ano. So naubos na nila, yun ang mga inuuna nila kung ano yung kailangan nila. So matatalino naman yung kalapate, ano. Hindi kailangan na, ano, kapag kasi ganyan na nagsusubo yung kalapate nyo, ano, kailangan talaga marami kayong halo ng pagkain ng kalapate o yung maraming mixture. Kapag kasi puro pellets lang binigay nyo, ano, so kung ano yung binibigay ng pellets, yun lang makukuha niya. Kapag maraming klase ng seeds yung binibigay nyo o yung maraming mixture, so lahat na yun, mamimili yung kalapate natin kung ano yung kakainin dun. Hindi maiwasan nga natin na tumukod yung kalapate natin o yung bumagsak yung katawan nila kasi nagsusubo sila. So since nagsusubo sila yung pagkain nila, ano, baka mamaya isubo lang nila doon. So tutukod talaga yung kalapate nyo pag ganun ang ginawa nyo. So kaya breeding cage yung gamit natin, ano. Hindi nyo naman kailangan kasi ng ano tawag dito, widowhood purchase o widowhood boxes, ano, na tinatawag para makapag widowhood system. So isang klase kasi ng widowhood system itong ginagawa natin. So kung gusto nyo nga na matutunan yung iba pang klase ng widowhood system, so ituturo ko rin sa inyo yun. So ayan, kung makikita nyo, meron siyang suksukan ng divider dito. So mamaya kapag nakapagsubo na siya, bibigay ulit tayo ng pagkain niya. Gagawin natin, lalagay natin yung divider. So idedemo ko sa inyo, ano? 2,000 years later. Ayan, kung makikita nyo, ano, nilagay na natin yung divider nila. So kapag kaganyan, yung kinain ng hen natin, dahil pang lalaban nga natin to sa race, hindi niya na maisusubo dun sa inakay natin. So kung magsusubo rin kayo ng, ano, ng vitamin sa kalapate, ano, kapag nilagay nyo na yung divider. So ayan, maiwasan nga natin na kapag yung sinubo natin na vitamin sa kalapate natin, isusubo nyo lang doon sa inakay. So ayan, magbibigay tayo ng panibagong set ng pagkain kapag nilagay nyo na, para maiwasan nga natin na bumaba yung katawan ng kalapate natin o yung bumagsak, para maging dahilan nga ng pagtukod o yung pagbaba ng speed. At the same time, ano, kapag ganito nga yung ginawa nyo, ano, so isang klase kasi ng widowhood system to, gaya nga nang sabi ko sa inyo. So kapag ganyan kasi, ayan, kung mapapansin nyo, puro widowhood system yan. Nasa breeding cage lang yan, pero widowhood ang ginagawa natin dyan. So isang klase lang to ng widowhood system, marami kasing klase nyan. So ituturo ko nga sa inyo yun. Mag-comment lang kayo, ano. So yung ibang klase nga ng widowhood. Ayan, so yung ginagawa natin, pinag-inakay natin. So pinapisapan natin. So ang ginagawa natin dyan, pinapasitera natin dito sa cock. So usually naman, sa ibang bansa talagang ginagawa to. Lalo na pagka-old bird. Pagka kasi old bird ng kalapate, lalo na sa ibang bansa, ano, so malalaki premyo pagka isinali nyo sa race. Kaya ang ginagawa nila, ano, lahat may kapares. So pagka kasi may kapares na ganyan yung kalapate, ano, may iwasan nga na magloko yung kalapate natin. Ang pangit lang dito, ano, kapag nga hindi nyo alam yung sistema. So kaya tinuro ko sa inyo ngayon yung ginagawa ko, para kung sakali man na gumamit kayo ng pangkarera na namamaris na at pumaris na nagkaanak nga o yung nagkaroon ng inakay, so alam nyo na gagawin nyo. So kapag kaganyan, so lalagay nyo na nga ito yung pagkain para hindi niya na masubo. At the same time, ma-motivate natin yung kalapati natin na umuwi ng mabilis kasi hindi niya nasubuan yung inakay niya. So nag-aalala siya sa inakay niya. So bukas, mabilis ang uuwi kasi excited nga siya na, ano, eh, na magsubo, eh, dun sa kalapati natin kasi nag-aalala siya ron. So isang way yun para ma-motivate nga natin yung kalapati natin na hindi umuwi ng puli o ng mali. So yun ang iniwasan lang natin dito, ano, yung bumagsak yung katawan ng kalapati natin. So sa ganitong paraan, kapag nilagyan natin ng divider, maiwasan nga natin yun. So sana may natutunan kayo, ano. So magpapakain lang muna tayo ng kalapati, ano, sa kabilang side. Susubuan na rin natin ang mga dapat isubo yung may sakit natin na kalapati. So next time na tayo mag-shoutout.